Nagsalita na rin ang mga magulang ng nakapalitan umano ng sanggol sa isang ospital sa Rizal. Pumayag silang ipa-DNA test ang baby na nasa kanilang pangangalaga. Ang buong kwentong sinunda ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho, panoorin po natin. Ang istoryang tila teleserye o pelikula na naitampok sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho ay may kasunod na kabanata na. Ito ang kwento ng isang ina mula sa Rodriguez, Rizal na naniniwalang ang naiuwi nilang sanggol ay hindi nila tunay na anak. Sa pamamagitan ng isinagawang DNA test na nagnegatibo ang resulta. Negative probability of maternity is 0%. Ang ibig sabihin po nito, hindi nyo anak ang hawak niyong sanggol. Lalong umigting ang paniniwala ng mag-asawang April at Marvin na hindi nila anak ang sanggol na kasama nila ngayon. Pero hindi pa natatapos rito ang kanilang kwento. Ang pamilyang di umano ay nakapalitan ni na April at Marvin ay nagbigay na rin ang kanilang panig sa kwento. Ayon sa mag-asawang Kim Jasper at Margaret, wala sila ni katiting na pag-aalinlangan na ang sanggol na hawak nila ay ang kanilang anak. Nagkaroon ka ba nun nung lukso ng dugo? Opo, natawa pa nga po ko kasi kamukhang-kamukhan, Kim. Wala na nakuha sa akin, sa'yo na lahat, pati gender, sa'yo na. Kim Jasper, nakita mo yung mukha mo dun sa baby? Opo, the very first moment na nakita ko siya, it feels like na parang nakatingin ako sa mga baby pictures ko or nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Everything is normal. Wala po talaga kaming naging problem all throughout sa stay namin sa hospital. Inala ni Kim Jasper at Margaret, nagkaroon ng kalituhan noong pinapalitan niya ang name tag ng kanilang anak dahil mali ang spelling na nakalagay. Nagpapalit ako ng spelling sa crib niya kasi M-O instead na M-U sa apelido ko po. Nalaman lang nilang mag-asawa na may problema ng nanghihinginan ng litrato ng kanilang baby at name tag nito ang ospital. Hanggang sa pinuntahan na sila at sinabihang posibleng nagkaroon nga raw ng baby switching. Anong reaction mo nung sinabi yon ng ospital? Nanghina ako. Nanghina ako, nanlamig ako. Pero syempre, alam ko naman na anak ko yung nasa amin. Kasi kamukha nga naman ng tatay. Napagdesisyonan na rin nila Margaret na magpa-DNA test siya at ang sanggol na hawak niya sa tulong na rin ng programa. Sa ngayon, kailangan nilang maghintay hanggang lumabas ang resulta. Nagkaroon na rin ang pagkakataon na magkaharap-harap sina April at Marvin at sina Margaret at Kim Jasper. Sa gabay ng isang abogado, pinag-usapan nila ang mga hakbang na susunod nilang gagawin. Kailangan magkaroon ng match yung baby. We don't know kung ilang babies yung involved dito sa baby switching. But we're just presuming na two families na yung affected. What if there were actually three babies na ibigay sa iba-ibang family? We cannot rule that possibility out. Ang kanilang pagkikita ay naging pagkakataon din upang magkaayos ang dalawang panig sa anumang di pagkakaunawaan nung una. Nagpapasalamat din kami sa kanila kasi yun, sa kooperasyon nila para ma-resolve itong issue po na to. Gusto na po namin kung sakali, kung papayag sila, gusto namin kunin silang mga godparents po ng anak namin. Sinigurado naman ni Kim Jasper at Margaret na sakali ngang mapatunayan na nagkapalitan sila ng baby ng pamilya si Fiata, handa silang gawin kung ano ang tama, ang ibalik ang sanggol na hawak nila. Open kayo na magpalitan ng baby? Yes po, of course. If the DNA would prove otherwise, then baby namin yung nasa kanila. We should have it. We are very open. Whatever the results would be, comply lang po kami dun sa tama. Ang kailangan na lang hintayin ngayon ng dalawang panig ay ang resulta ng DNA test kina Margaret at sa hawak niyang baby. Bagamat mahabang proseso pa ito, tiyak naman na papalapit ng papalapit na sila sa katotohanan para nang sa wakas ay makapiling na nila ang kanilang kanya-kanyang tunay na baby.